Hi, hello, and welcome to another episode of the Kuya Dev Tidbits podcast. I am Ren, and I am your Kuya Dev. So, another season has passed, you know, sobrang bilis. So, season ender na naman. And as I've promised and the same way na tinatapos ko yung previous two seasons, is tatapusin natin yung season 3. With another interview ng another developer. And this time, similar to season 2, he is also a career shifter like me and like Jim Sun in season 2. So I guess without further ado, here is my good friend, kasama ko rin nung nagsisimula ako, Ricardo RR Hosan. Enjoy, guys. Thank you for joining us. And with us here today is my good friend RR Hosan. And he will be talking about his dev story. Share niya lahat ng naging insights niya from being a music undergrad to actually being an engineering manager. So, RR, musta tayo? Hi, Rem. Thank you for inviting. Very happy to be here. Okay naman. Ikaw, kumusta? Ayos naman, ayos. At okay na yung COVID eh. So, medyo lumalabas na basta tayo. So, sana tuloy-tuloy na. Eh, no? Sana. So, ano lang siguro, brief ano lang muna. Brief introduction lang. Ano yung ginagawa mo ngayon siguro? Makwento mo lang ang current na role mo. Sige. So current role ko ngayon is software engineering manager sa Apollo IO. So usual responsibilities every day, more on ano na siya. Hindi ako nagco-code and more on project management, being a scrum facilitator. So iba't ibang skills na ginagawa mo ngayon. And coaching engineers, doing performance reviews, hiring. So, totally different siya sa ginagawa ko before nung software engineer ako. Yan. So, more on management na talaga. As in, wala nang coding talaga. Hindi ka na mahawak ng, ng keyboard, hindi ka na nakakita ng, kahit nga lang code reviews, wala na. Yung code reviews, ginagawa namin siya every end of the quarter pag kailangan namin mag-performance reviews para sa engineers. So, check namin lahat ng PRs na ginawa nila. Okay. Pero sa code, wala na talaga. Hindi ka na nag-commit. Ngayon, hindi na nag-code. Pero depende kasi siya sa company. Yung ibang engineering managers sa ibang companies, nire-record nila yung engineering managers nila na 30% of their time gagamitin pa rin sa coding para mas may empathy sila sa ginagawa ng engineers. Yung iba naman, like for example, I think Netflix, yung engineering managers nila, full-time talaga sa people management kasi ayun, marami nga rin ginagawa na responsibilities sa people management side. So, as a engineering manager, ano ka? May subordinates ka, may hawak ka mga engineers na direct reporting sa'yo. So, currently, ilan ang hawak mo? Ngayon, 6 yung hawak ko. So, 2 teams yung hawak ko. Yung isang team is product engineering team. So, yung team siya para dun sa ginagawa namin sa product side ng Apollo. And yung isa naman is platform team. 2 yung engineers dun. And yung ginagawa naman ng team na yun is more on developer productivity. So, then yung ginagawa namin. Sentry monitoring improvements, Node.js upgrades. So, yun. Ayan. In total, 6 engineers yung minamanage ko ngayon. Bigat na. So, ano yun? Tawag dito? Kasi nabanggit mo parang medyo nagulat ako dun sa sinabi mo eh. Kasi usually pagka product manager lang, kaya project manager lang or scrum master, para magkakahiwalay sila eh, no? Bakit parang sa'yo na all-in-one siya? Oo, na all-in-one niya.
So I think depende talaga siya sa company and sa team. For example, yung ibang teams sa Apollo, yung Scrum Master is yung Product Manager. So depende talaga siya sa current state ng team. And yung sa ibang teams naman, yung Scrum Master is yung Tech Lead. So ayun, as based sa current state ng team namin ngayon, ako yung nagiging Scrum Master, but eventually, dinedelegate ko na rin siya sa Tech Lead namin. Parang ano ko siya eh, parang natatandaan ko dyan yung parang yung ginagawa ng Spotify. Yung parang lumabas na Spotify na work culture na iba-iba yung ano ng bawat tribe, no? Kaya bawat team. Iba-iba yung diskarte. So parang ganun na nangyari sa inyo. Parang ganun. So very independent. May flexibility yung every team. Kung ano yung nag-work sa team nila. Angas, angas. So ilang taong ka na dyan? I think more than 2 years na ako. Anniversary ko lang nung March or April. So, yun, medyo matagal na rin, 2 years. Pero overall as a software professional, ilang taong ka na? I think around as a 6 years total of experience na sa industry. Yeah, I think around 6 years na 'yan. Tagal na rin, no? Pero bilis lang, no? In that short span, 6 years. From yun nga, from someone na walang background from sa tech, ang bilis biglang engineering manager eh, no? I think malaking factor yung luck, so ayun, hard work and luck, and ayun nga, kaya siguro na achieve yung nakapunta sa management in 6 years. So ayun, malaking factor talaga yung luck sa journey ko. Tingnan natin kung luck nga ba talaga. Sige, kwento naman natin paano ka nagsimula from UST and Free Code Camp. Paano yung beginnings talaga nung tech journey mo? So siguro start ako sa around like year 2009. So yun yung time na namimili ako kung ano yung kukunin kong course sa college. Mm-hmm. Dalawa lang talaga yung parang kinahiligan ko nung bata ako, makinig ng music and mag-tinker ng computers. So tinry ko sundin yung passion ko. Initially, kala ko ang passion ko is music. So yun yung sinunod ko. Very supportive naman yung parents ko. So ayun, pumasok ako sa UST and then nag-major ako in piano performance and minor in music composition. And then after 4 years, na-realize ko na hindi pala para sa akin yung music. Na-realize ko na gusto ko lang yung pakikinig ng music, lalo na yung mga film music, video game music, pero yung pag-practice everyday, yung mag-dedicate ka talaga ng hours, 6 to 8 hours everyday para mag-practice ng music, hindi pala yun yung gusto kong gawin. So, in the middle of parang exam week yun, na-realize ko na lang na ayoko na pala. Kidnapa talaga. kidnapa talaga. Parang prelims or finals yata yun. Tapos, ayun, hindi na lang ako pumasok sa mga classes and then umuwi na lang ako sa province from Manila. So, yun, 2014 yun. And then, wala, hindi ko pa rin alam yung gagawin ko nun. Lost lang talaga ako and then I think around 2015 or 2016, ang ginawa ko noon is, so ayun, 2 years akong hindi ko alam yung gagawin. And then parang nag-message ako sa pinsan ko kung ano yung pwedeng gawin. And then ayun, nag-suggest siya na mag-take ako ng courses online. Kasi ayun nga, naisip ko na, well, hindi gumana yung music sa akin. Yung isa ko na ng option is yung sa computer. So, ayun, nagsuggest yung pinsan ko na mag-take ako ng online courses. Mga una ko pang kinuha nun is yung sa Code Academy, Free Code Camp. Ayun, tapos mga Coursera, yung mga computer science subjects. And I think around 6 to 9 months before ako nakakuha ng first internship ko, and ayun, mahilig din kasi ako magbasa ng mga articles paano yung
parang yung personal productivity, etc. And then, ayun, may nabasa ako na na article about parang para makakuha ka ng job, mag-cold email ka lang ng mga tao. So, ang ginawa ko nun is, parang nag-message ako ng mga random na tao sa Facebook. And I think around more than 20 yung message ko. And dalawa lang or tatlo yung nag-reply. Pero yung isang nag-reply na yun, sobrang lucky ko. I think kasi sinend ko lang yung portfolio ko sa Code Academy, yung mga natapos kong courses. And then, ayun, in-offer na ako ng internship sa UST. So, and so bali, around 2016, I think, ayun, pumunta ulit ako ng Manila para mag-internship dun sa company na yun, sa UST. And then, ayun, dun nag-start yung journey ko. So, after 6 to 9 months of self-study, nakuha ko ng first internship ko, and yung ginagawa ko sa internship na yun is, and ini-implement ko yung mga designs to HTML, CSS. So, ayun. And then after noon, I think after a year, nakakuha ko ng first full-time job ko. And yung parang journey ko para makakuha yung first full-time job na yun is, then binilikan ko ulit yung pinsan ko na nag-work na as software engineer, and then nag-suggest siya na kunin ko yung Udacity course, nano degree. Yan, para matutunan ko yung sa JavaScript, sa React. So, ayun, inaral ko yun. And then, ayun, luckily, nakuha ko yung first full-time job na yun. And, yeah, I think yun yung first full-time job. And then, I think every 1 year, may iba akong trabaho. And then, ayun, and then, nandito na ako ngayon. Talon-talon na. So, all in all, nakailang, ano ka pala, nakailang companies ka? I think mga tatlo or apat. Oh, so, and I think every 1 or 1.5 years, paiba-iba ako ng company. Yan, ito na yung pinakamatagal kong company ngayon. Pero lang naman, parang natural lang naman sa ano natin. Talon-talon eh. Pero, tag dito, paano mo na, sabi mo kasi kanina, nag-cold message ka sa Facebook, naka-cold email. Paano mo sila hinanap? So, ayun, nung nag-aaral ako noon, self-study, naghanap din ako ng mga groups sa Facebook. Ayun, sobrang, ano na, sobrang laking tulong yung mga Facebook communities, Facebook groups. And naghanap lang ako ng mga very active na tao doon. And then, nag-message lang ako sa kanila, and ayun pala, since nabanggit mo yun, gusto ko lang i-share yung mga sobrang laking tulong sa journey ko noon is yung nga, pagsama sa mga Facebook groups. Kasi, di ba nag-drop out ako sa college, and then parang wala akong computer science courses na nakuha, yung sa online lang. So, ang ginawa ko noon is, medyo uso pa yung mga meetups noon. Maraming meetups sa Facebook. So, lahat yun pupuntahan ko, magsasign up ako. So, bale, lahat ng meetups sa Ateneo, UP, UST, Lasal, napuntahan ko. So, parang nakakuha ako ng UX course sa Ateneo, as how to build a startup sa UP. So, ayun, parang yun na yung naging college courses ko sa time na yun. So, yun, sobrang laking tulong na. Real world ano, no? Real world na mga courses na nangyari, no? Through meetups. And highly recommend na gawin din ng tao yan pag nakabalik na yung normal na life. Hindi ka ba natakot nun? Di ba, syempre, parang coming from someone nga na walang computer science na background, tapos kasama ka sa isang meetup na yun nga, feeling mo, ano na, di ba? Parang feeling natin, mas may alam na, mga, ano na talaga, mga programmer na talaga. Hindi ka pa ba na-intimidate na ano na doon sa scenario na yun? Hindi pa ako na-intimidate na pumunta na sa mga meetups na yun na wala akong alam. I think nung time na yun, nabasa ko yung book or article or TED Talk about growth mindset. So, yun, parang ang laking tulong sa akin nun. Kasi pag upunta ako ng mga meetups na yun, parang ako yung walang alam, and then hindi ako na-intimidate. Parang
ginagamit ko yung opportunity na yun para yung ako yung pinaka walang alam dun sa room and parang mentors ko sila yeah. lahat doon, kinakausap ko sila. And ayun, very helpful naman yung mga tao. So hindi ko naman na-feel na na-intimidate ako doon. Parang tinake advantage ko talaga yung opportunity na yan. So doon sa mga meetups up dito sa Manila, sa mga napuntahan mo, wala namang ano, parang naging masama kang experience? Wala naman. Wala naman akong naging masamang experience. Nice. Pure positive naman lahat. Mm. Great. So helpful talaga yung mga community na napuntahan mo? Very helpful siya, yung mga community na yun. And even now, yung mga, since wala na mga local meetups, very helpful din yung mga online meetups ngayon, yung mga nangyayaring online meetups yun. Very helpful siya sa pag may gusto ko matutunan or matutulang ano yung nangyayari ngayon sa industry. Yeah. Siguro ano, baka pwede mo magbigay ng mga examples sa mga communities na yan para sa mga curious kung ano ba yung mga pwede nila salihan na Facebook communities or tech communities. So yung unang-una, ayun yung sa Free Code Camp, yun, doon kita na meet Rem and si Jameson. Si Jameson, no? Sobrang laking tulong nun kasi pag mag-isa ka lang, nag-aaral, parang nakaka-demotivate din na ikaw lang mag-isa. So, ang laking tulong nung communities na yan, tulad ng Free Code Camp and Manila JavaScript or nakalimutan ko na yung mga pangalan ng iba eh. Hindi lang puro JavaScript yung mga sinalihan kong groups na meron ding UX Philippines, UX Society. So, parang all around, ayun, sinalihan ko yung lahat sa Facebook. Pero, ayun, malaking tulong talaga yung sa Free Code Camp. Kasi, andun, marami akong nakilala doon. And then, parang naging support group siya. So, may regular meetups na nangyayari. And ayun, nag-share kayo ng knowledge sa isa't isa. And, ang malaking tulong din yun yung pag na-share mo yung challenges mo and then alam mong na-experience din yun ng ibang tao and nakaka-motivate lang. As ano, napagtutulungan niyo yung ano, yung kuya, may problem talaga, pagtutulungan yung intindihin. Yun yung magagandang session natin ng dati. Diba? Parang, nag-whiteboard pa eh. No? And yung, hindi lang yung sa coding part eh, pati yung kunyari, may challenges ka na nadidemotivate ka sa hindi mo na-achieve yung goals mo, learning goals mo. Yun, nakakuha ka rin ng ideas from other people, ano yung ginagawa nila para ma-achieve nila yung goal nila. Ano yung mga habits na ginagawa nila. Yun, very useful talaga yun sa akin. Ayun, sige. Pag-usapan din natin yun. During that, 6 to 9 months na nag-aaral ka, nag-i-start ka pa lang, ano yung mga largest struggles mo, yung mga biggest struggles mo, tapos paano mo sila in-overcome? Siguro yung biggest struggle ko noon is, yung isa is, after ko matapos yung isang course, hindi ko alam ano yung susunod kong kailangan gawin. And parang aral lang ako ng aral ng mga courses and then parang wala akong concrete project na nagawa. Mm-hmm. So I think ang ginawa ko noon para mas maging efficient yung learning journey ko is nag-focus ako sa pag-build ng projects instead of just going through yung mga tutorials sa YouTube. Parang nag-set ako ng goal na gagawa ako ng project na ito and then nag-work ako backwards and ayun. Inaral ko ano yung kailangan kong aralin para gawin yung project na yun instead of kasi parang pag wala kang goal na project, may possibility na mag-aral ka ng courses and then ayun, para mas tatagal lang yung learning journey mo. So what kind of projects yung ano mo, mga binuo mo nung umpisa? At saka paano mo sila naisip? Ano ang nakakuha na ideas? Ang mga unang projects noon is I think yung sa Free Code Camp, yung mga projects, may mga, sinunod ko yung mga projects sa Free Code Camp, pero hindi ko siya natapos. Pero yung, I think after na ito ng 6 to 9 months, yung sobrang helpful sa akin na project yun is yung sa Udacity.
So yun yung maganda sa Udacity is may mga project, I think apat yung projects na kailangan matapos para makagraduate. And ayun, medyo challenging yung mga projects doon, and kailangan mo talaga mag-research outside dun sa Udacity. Ayun, so ginamit ko ulit yung mga resources from FreeCodeCamp and other websites, and yung sobrang aking tulong na. So parang na ano yun, nabanggit mo rin dati yun, yung Udacity. Kamusta yung experience doon? Ano yung sort, ano nila, yung parang way of teaching yung ano nila, yung material nila? Yung sa way of teaching nila is very project-based siya. So, ayun, may, for example, may kailangan kami tapusin na apat na projects, and then for every project, may, I think, mga 20 to 30 hours of content na kailangan mong gawin, and meron siya mga micro exercises na parang itetest ka as you go through the course. And I think yung maganda doon is pag tinry mo na gawin yung project, isasubmit mo siya, and then makakuha ka ng parang code review dun sa from actual na yun. Actual code review. And ah, nice. Hindi lang nila iti-check yung logic kung correct yung ginawa mo, pero magbibigay talaga sila ng suggestions on industry best practices kung paano mo pwede i-optimize yung CSS, JavaScript. So I think yun yung laking naging tulong ng time na yun. Oh, parang real world na na yun, ano? Simulation yun, ah. Ganda na. So ano yun, malaki na itulong talaga sa'yo yun during ano na, nag-a-apply ka na. Kasi, so, nung so, yung sinabi ko noon na kaya ko nakuha yung internship is pinakita ko yung portfolio ko from Code Academy, yung mga skills na ginawa ginawa ko. Yung after naman ko magawa yung sa Udacity, ay naman yung pinakita kong portfolio sa employer ko nung nag-apply ako doon sa first job ko. And ayun, laki na mga tulong siya. Yun, sige, ano, ngayong nag-a-apply ka na ngayon sa ano, na from your internship, gano'y naging batting average mo nung, ano ka, were you rejected often or nakuha ka agad? Ay, sa internship? After ng internship, after yung actual internship. Job na. After internship, parang lagi ako nare-reject sa mga job applications kasi mahina ako dun sa mga usual coding tests, yung algorithms, data structure. So, lagi ako nag-fail dun. So, parang, so, kesa mag-apply ako sa normal way, ang ginagawa ko is, naghahanap ako ng kakilala ko, and then, instead of, ayun, mag-go through ako sa normal process, I think yung ibang pwede mong gawin is mag-build ka ng projects or parang test project para mapakita mo yung skills mo. Ayun, pero isa tanong mo, ayun, maraming companies na nag-reject na pero mga hindi rin nag-reply sa mga applications mo. So, yun, isa nakaka-demotivate, pero yun, try lang ng try. Sige, bigyan natin ng number. Ilan yun ang nag-reject sa'yo bago ka nakakuha nung yung yes talaga na kukunin ka na nila? Siguro around 5 to 10 applications din yun. Hindi ko na matandaan yung exact number, pero I think ayan yung number. Marami rin, ano? Yun yung ano, usual feedback nila pagka nire-reject ka nila. Anong nakukuha mo na? Hindi na ako nakaka-reach doon sa ano sa magbibigay mismo ng feedback yung tao. So, mag-fail ako doon sa automated exam. So, ayun. Sa ano pa lang, wala na. Doon nag-fail ako doon. So, ano lang, hinak mo na lang yung way mo towards ano, towards your first job. Kasi hindi yun yung strength ko eh, yung sa data structures, algorithms. So, naghanap ako ng companies na iba yung way of testing nila. Ayan. Paano mo sila nahanap? Paano ko ba sila nahanap? Naghanap lang din ako, pero hindi ko sila intentionally hinanap.
sneak out. Parang nakita ko lang yung company na yon, and then ganun yung way of testing nila. Hindi yung usual data structures and algorithms, yung parang real world talaga yung pag-test nila sa'yo, yung kapagawan ka ng React project. So, ayun, yun yung ginawa ko na. Pero ano yun? Yung mga hinanap mong companies na nag-a-apply ka, were you confined to just the Philippine market, or you branched out dun sa global ano, global market ng yung sa first job ko. First job. Nag-try din ako maghanap ng sa global market, pero ang nakuha ko yata advice noon, nung time na yun, around 2016, is maghanap muna ako ng local company, yung may office, kasi mas mabilis yung learning ko doon, kasi ayun, as a office ka, pag may tanong ka, mas mabilis pang katanong sa customers versus sa remote. Remote company. So, ayun. Yun yung reason na sa local company muna ako. Pero, ayun. Naghanap din ako ng mga global companies na. Pero, I think after 1 year sa local company na yun, ayun. Nakakuha na ako ng global company. Pero, nagulat ako na may nakakuha ka ng ng local na company. Kasi medyo mahirap eh. Ako rin nung apply ako dati, sobrang ang hirap pagka-local eh. So, kabuti na hanap mo yun, ano? Tsaka, tumatanggap sila ng career shifter. Oo. I think, isa din yun sa, parang highlights na ginagamit ko pag nag-a-apply ako. Mabilis akong, parang fast learner ako kasi nga, career shifter. So, parang yung ginagawa. Pinapakita ko siya as advantage ko. Hindi ko na matandaan exactly paano ko nakuha yung first job na yun. Pero kasi tapat lang siya ng bahay ko noon. As in, tatay mo ako ng kasada. I think, sakta lang rin, oh. Nakita ko lang yung banner nila noon, and then nag-apply ako. And ayun, nakapasok naman. Yun talaga yung swerte yung sinasabi mo. tapat lang talaga ng bahay. Kapit bahay mo lang. May pros and cons. So when you were yung sa first role mo na yon, ano yung mga naging tasks mo? Kasi syempre bagong-bago ka, parang although may nagkaroon ka ng internship, bagong-bago ka dun sa as in parang blank slate ka, not even a tech background eh. What was the daily tasks na ginubuo mo nun as a junior developer? As a junior developer, tanda ko pa na yung una kong project is React project siya. Parang pinatuloy sa akin yung project, hindi siya from scratch. Chat app siya. And, ayun, may mga bugs and small features lang ako na in-implement nun. I think yun yung ginawa ko for the first 3 to 6 months. And ayun, since junior developer ako, wala akong masyadong alam sa React.js. Ayun, parang doon ko na na-practice yung skills ko doon. And yung maganda doon kasi is, since hindi ako nag-start from scratch, nung nag-work ako doon sa project na yun, ang dami ko din natutunan sa mga best practices kasi nakita mo na paano ginagawa ng ibang developers. So, ayun, I think malaki din yung tulong sa journey ko yung hindi lang ako nagbi-build ng projects from scratch, pero yung intentionally ka rin nagbabasa ng code ng ibang tao. Lalo na, for example, sa GitHub, mag-aanap ka ng magagandang projects, titingnan mo paano nila ginawa, tingnan mo yung best practices nila, or even, kahit hindi best practices, or parang kung paano nila in-approach yung problem in a different way. Ayun, malaking tulong talaga yun. Nice. Pero, nakaramdam ka ba ng Nakaramdam ka ng imposter syndrome, yung sinasabi nila na lahat. Tsaka paano mo siya ina-overcome? Lagi siyang na i-experience, hindi lang sa stage na yun. Siguro may imposter syndrome noon kasi nga junior developer ako, and then wala akong masyado pang experience. So,
ang lagi ko na lang iniisip is yung sa growth mindset na binanggit ko kanina. Ayun. Even now, nung nag-transition ako to management, ayun, may ano din, may imposter syndrome. And yun lang yung binabalikan ko lagi, yung growth mindset para ma-adjust ko yung imposter syndrome. Tibay ng loob. Nakakatulong nga naman kasi talaga yun. You're doing this to learn. Parang binabayaran, yung nga rin ang sinasabi ko sa iba eh. Parang binabayaran tayo para mag-aral eh. Ba't di tayo, natatawa ka nga eh. you're not expected to know everything at, from the very start eh. Lalo na pagka junior developer. Diba? And yung, I think yung isang magandang advice na nakuha ko recently nung sa last imposter syndrome ko is that it's a good thing na nararamdaman mo yung imposter syndrome kasi aware ka na may mas maganda ka pang pwedeng gawin. Na may self-awareness ka na na merong mas magandang quality na pwede mong gawin. So, ayun, isa siyang magandang step. Kasi pag wala ka ng imposter syndrome na yun, ibig sabihin, Stagnant ka na nun, hindi ka nagagalaw. Satisfied ka lang sa ginagawa mo. Wala nang room for growth. So, paano ka nagde-decide pagka, ano, pagka, kunwari, aalis ka na sa isang company at mag-venture na into, you know, a new page in your, ano, in your career? So, yung sa una kong company, nag-decide ako na mag-move kasi, parang may time na yun na may time noon na wala kaming masyadong projects and parang naghahanap ako ng challenge and hindi ko siya nakuha noon nung time na yun. Wala na. So ayun, naghahanap ako ng mas challenging na work and then yung sa iba namang work afternoon yung reason bakit ako naghanap ng bago is better opportunities then for example if may opportunity na maka-work yung ibang tao from other countries kasi may improve din yung communication skills mo. So I think yung common theme na kikita ko ngayon is in just looking for new challenges, trying to go out of your comfort zone little by little. So ayun. Sa mga succeeding ng ano mo ba? Dito, employers mo, ikaw ba yung nag-seek o sila yung nag-seek? Or a combination of both? After ng first job ko, yung next employer ko yung nag-seek sa akin. Actually, client. Client, okay. okay. Uh-huh. Client yung ano. So, ayun, kinuha ko. And then, after nung sa company naman na yun, yung pinsan ko na sinasabi ko na tumutulong sa akin, ayun, kinuha naman niya ako para mag-join sa next company na yun. And then, ayun, yun na yung last company kasi ano may nangyari sa company na yun. Nagsara siya kasi naubusan ng funds sa startup. Okay. Ayun. And then yung after ng company na yun, ako naman na yung naghanap. Pero kaya ko naman ako yung job ko ngayon. Nag-apply ako sa Toptal and then parang ginamit ko siya as marketing tool. Toptal. Okay. So yung employer ko ngayon, ang ginawa nila nun is naghanap ata sila ng Toptal engineers from the Philippines and then nag-reach out sila sa LinkedIn. To be continued, next episode.